sa tingin mo yung platforma na gusto mong ipaglaban na madededicate mo para sa showbiz naman, kung saan ka galing? Metro Manila Film Festival ang nakikinabang dyan. Ba't hindi mga artista? Meron na bang celebrity na may utang sa'yo? Yung mga nag-depress ako sa kanya ng mga 2 years. Sa lahat ng movies na nagawa mo, ano yung pinaka-ayaw mo? Yung director, yung producer nun, niloko ko. Ngayon na sobrang busy ka, di ba? Lagi ka na sa Marawi. Hindi ba nagko-complain si Mariel? Iyak ako. Sorry ha. Okay. Welcome back to my YouTube channel. Diyos ko, excited ako ma-interview tong taong to. Kasi, although I didn't get the chance to work with him, pero lagi kami nakikita in some occasions. And only but nice words for this man, soon to be senator, at senator ko siya, Senator Robin Padilla. Naku, mama, pakaganda naman. Mama, introduction na yun. Oo. Maraming salamat. Maraming salamat. How are you? Oo, kasi kayo yung mga talagang hanggang ngayon naman. Ang mga kagandahan na yan. Kawai, di ba? Ah, yes. Yan. Arigato. Kumusta ka na, Robin? Galing lahat ng Marawi, eh. Sa lahat ng aspeto, masaya ako. Masaya. It shows nga. Yung aking asawa, napakalaking pagpapala. Sa aking career, masaya ako. Nagawa ko na lahat yung gusto ko. Kasi dumating na sa panahon na yung mga gusto ko nang gawin. Kasi may panahon, di ba, na alila tayo. Correct. Ano yung gusto pagawa sa atin. Nagawa ko na lahat. Naging producer ka, actor, yes, director, lahat. Wala na akong mahihiling pa. Katunayan, tunungan namin yung Mariel, tumira na lang sa abroad. Gusto namin matahimik na lang. Kaya lang, talagang hinahatak tayo nito. Itong politika, hindi natin maintindihan kung bakit tayo hinahatak, pinababalik. Kaya sabi na rin ni Mariel, once and for all, pasukin mo na yan, manalo ka. Ibig sabihin yan, ang buhay mo. Matalo ka, umalis na tayo. Yun, parang siya na yung deciding. Pero kasi Robin, ever since, kahit sa industriya natin, kilala ka na bilang matulungin eh. Naabutan kita one time. Kinukwenta ko kay Miss Betchay kanina, alam mo ba, naabutan ko yung one time, pumunta yun sa taping, yung mga stuntman, nakalinya, binibigyan niya talaga ng pera, tinutulungan niya. Sabi ko, makilala ka talaga bilang matulungin eh. Kaya, I think you're fit to be in public service. And I salute you for that. Tapos, ikaw din ang nag-angat ng antas ng paningin ng tao sa mga Muslim. Kasi di ba dati, pag sinabi mo Muslim, nakakatakot. But ever since, in-uplift mo talaga sila. And you came back from Marawi, di ba? Yes, ma'am. Bakit madalas ka sa Marawi? Buong barn, nagka-concentrate lang ako sa Marawi. Mm-hmm. Kasi yung nangyaring effect ng gera sa kanila doon sa Marawi siege. Kailangan natin bantayan. Kasi kailangan maramdaman ng mga bata doon. Kasi mga matatanda, hindi naman na natin sila masyadong kailangan intindihin pa dahil may sarili na ang isip yan. Pero yung mga bata na pwede pang ma-impluensya ulit ng extremism, kailangan natin silang bantayan. Kailangan nilang maramdaman na meron silang mga kapatid, mga leaders na nandyan pa rin sa kanila at handang tugunan sila. Kaya nandun ako lagi. Meron din tayong project kasi doon. Ano yung housing natin doon. Oo, meron tayo doon na partnership namin with BARM. Dati, project namin yan nila Piolo, ni Direk Joyce, na gagawa sana kami ng pelikula doon. At yung kikitain, ipagpapagawa namin ng mga bahay. Nakabili kami ng lupa, ang ganda ng lupa. Overlooking siya ng Llano Lake. Kasi syempre, di ba, kung magbibigay ka ng housing, huwag ka lang magbigay ng ano, di ba, yung normal na binibigay ng gobyerno na makakatakot tiran. Hindi mo alam kung kailan babagsak, di ba. Eh, gusto ko magbigay ng housing na talagang titiran mo. Kasama pati yung culture. Nakuha namin yung lupa, kaya lang hindi natuloy yung pelikula. So mga na-depress ako sa kanya ng mga 2 years. Pero nung na-approve na yung BARM, nagustuhan nila yung project, pinondohan nila. So it's ongoing now? Yes, ma'am. Ilan ang makikinabang dito sa proyekto? 200. Wow, ang dami na naman. 200 families sila. Times up pa yung 2 and 4, ganun. Oo, yes, ma'am. Ano siya eh, hindi lang natuloy yung original. Kasi ang original na gumawa nun, si Sir Jun Palapok. So, wow. One of the greatest architects. Yeah. Yes, oh, yes. Urban planner, yes, di ba? Yes. Dubai, siya ang gumawa nun. Si Jun Palapok, nag-donate siya ng 50 million worth ng trabaho nila. Yes. Sila gumawa ng design. Kasi ang gusto namin talaga, environmental friendly yung lugar.
may farming and everything, gusto namin ganun. So gumawa sila, nagsukat sila kung saan pa sumisikat ang araw, lahat. And hindi lang nga natuloy yun kasi malaki eh. Ang kailangan nun is nasa 300 million. So nung hindi natuloy yun, nailapit natin sa barn, gagawin nila ngayon. So same pa rin, andun pa rin naman yung culture. Kasi sa akin, pinakamahalaga, alagaan natin ang kultura. Totoo. Diba? Ang taong walang kultura, walang tibay yan. Eh napakayaman ng kultura ng mga Maranao. Talagang napangalagaan nila hundreds of years. So alagaan natin yon. Eh makikita mo yan sa mga turugan, di ba? Sa mga itsura ng bahay nila. Ganun. Kaya masaya ako. Kaya lagi ako nandun sa mga. At saka iba din, Robin, na may isang tao na ngayon mag-aalaga sa mga Muslim. Kasi di ba for a time, di ba, parang ang sentro ng tulong nung lagi nasa NCR, nasa ano, Luzon, Visayas, ang Mindanao hindi gaano napapansin. Kaya magpapasalamat sila dahil andiyan ka. Inshallah. Kasi nagkaroon din ng parang may time, no, since 1995. Wala nang Muslim na sinado. Oh, totoo. So, nahinto tayo kay Santa Nina Rasul. Eh. Correct. From her, wala na. Parang unfair, no? Kasi 15% ng population natin, Muslim. Eh. So, dapat lang, di ba, merong representation. Yun ang sinado eh. Magre-representa ng tao. At magiging boses kayo ng mga Muslim. Yes. At syempre din ang Kristiyano rin. Oo. Kasi hindi naman po pwedeng Muslim lang ang represent mo. Pag sinabi mong re-represent mo yung Muslim, kasama Kristiyano. Correct. Kasi pinag-uusapan natin dito karapatan. Correct. Hindi naman equal rights dapat yan. Yes, equality, ma'am. Oo, at kasama na dyan ang lumad. Kasi sabi mo nga, equal rights. Yes. Tayo yung magme-marry dito. Kasi yun ang problema eh. Ang nakikita ko, nag-a-apply ako maging representative nila at sa mga kapatid natin Kristiyano at lumads. Kasi alam ko yung kultura. Tama. Both. It takes one to know one. Yes, di ba? How many years nag-aral ako sa Catholic school? Na-expose ako sa mga katutubo. For some time, naging rebelde rin tayo. Correct. Di, ano eh, naiintindihan ko sila lahat. Kaya ko silang, inshallah, i-marry. Totoo. Unify din yung dynamic sila. Kasi, andun ka eh. Kasi, Robin, galing ka sa industriya na makulay ang buhay. Galing ka rin sa Muslim na makulay din ang buhay. Galing ka sa pagiging Kristiyano at naging Jehovah Witness ka pa. Yes, lahat nadaanan mo yan, diba? Yes, ma'am. So, nakita mo yan from afar. So, ngayon, ikaw ang magiging sandigan nila lahat. Diba? Yes, ma'am. Kaya, idol! Sa family life mo, Robin, ngayon na sobrang busy ka, di ba? Lagi ka na sa Marawi. Hindi ba nagko-complain si Mariel? Kasi nagkaroon kami ng deal eh. Nung bago kami, naging dalawa. Sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, hindi mo ako pwedeng pigilan sa revolusyon ko. Nakilala mo ako, eto na ako. Kaya pagdating sa Mindanao, pagpasensyahan mo. Kaya full support. All, pati pera niya, binibigay niya sa akin. Dinig ko nga, sabi ni Miss Betcha, yung mga pang-tarpaulin mo daw. Siya daw kasi lahat, mga fans niya. Lahat ng kinikita niya doon. Ang sweet naman, diba? So, paano ka bumabawi sa kanya naman? Pag kunyari, syempre, limited time na nandito niya. Ah, 100%. Katulad nito, nung na-quarantine ako, 21 days ako na sa kanya. Nag-alaga ako ng mga anak. Siyempre, lahat nandun na. Pero nalulungkot lang siya pagka natatapos na ako sa quarantine. Kasi ibig sabihin, maghiwalay naman kayo. Pero bawin-bawi yon. Kasi hindi naman ako layas. Ever since no homebody ka talaga, no? Noon pa. Pero, kahit nung loko-loko pa ako, sa bahay lang talaga. Homebody ka, Pero ano, no? Sa lahat ng pinapasok mo, Robin, you make sure you excel. Kasi diba, sa pagiging artista, you made sure na magiging producer ka, director. I mean, it's everyone's dream na maging ganon, diba? Ngayon, napapasok ka sa public service. Ano sa tingin mo yung plataforma na gusto mong ipaglaban na madededicate mo para sa showbiz naman? Kung saan ka galing? Oh, yes, ma'am. Yung sa kulungan. Okay. Oo, kasi nag-excel din tayo doon. Okay. Hindi sa pagiging loko-loko. Okay. Kundi binigyan natin ng panibagong image ang kulungan. Mm-hmm. Kasi noon, ang tingin nila sa Bilibid, parang riot dito, ganun. Eh. Nung dumating tayo doon, nabago yan. Naging parang tourist spot yan. Eh. Every Friday and every Monday, ang daming dumadating ng mga bases ng mga eskwelahan. Doon sila nag-research, lahat. May interview kami. Nakapagtayo din tayo sa tulong ng mga senators and congressman ng tatlong building doon. At the same time, nakapagtayo tayo ng therapeutic center para sa mga drug-related. Ano? Eh, isipin mo, nung araw, ang mga bilanggo doon, tumatalong sa
second floor. Natatandaan nyo, ako nag-expose ng drugs sa loob. Eh. Bago pa lang yan napag-usapan na may drugs sa loob, sinabi ko na yan, ginawa ko pang pelikula. So nagtayo tayo ng therapeutic theater, nabigyan pa tayo ng award ng Dangerous Drugs Board. Oo, at ako, lumaya ako, hindi dahil nagbayad ako. Tinulungan ako ng... And right conduct, diba? Oo. Nirecommenda tayo ng Boards of Pardons and Parole na kailangan palayain nyo ito kasi mabuting tao ito. Parang nagkamali ang batas dito, parang gano'n. Nabigyan tayo ng pardon. Ngayon, pagdating naman sa pelikula, noong araw pa, alam na natin kung anong problema. Tayong artista, wala naman tayong masyadong problema. Mabait sa atin ang ating mga producer, lalo na pag kumikita ang pelikula mo. Sino ba ang tinatamaan dyan? Sino ang kawawa? Crew. Makikita mo ang mga ako, sa tagal ko, sa pelikula. Umasenso na ako, nagkaroon na ako ng bahay. Yung mga kasama nating crew sa squatters area pa rin, nakatira. Tinatanong natin ng mga producer, bakit ganyan? Bakit sila ganyan? Kasi wala naman silang union. Hinaharang lagi ang union. Yung mga malalaking network, magkakaroon sila ng union, pero home base. No. Hindi naman union ng ano. Kaya pag tayo, tayong dalawa, kasi mapasok na tayo sa public service, uunahin natin yan. Kailangan magkaroon sila ng kung ano yung para sa kanila. Inumpisahan ko na yan eh. Sabi ko, that ang taas ng talent fee ko. Sabi ko, bawasan niyo ako ng talent fee, bigay natin sa crew. Ay, talaga, ginawa na. Ginawa na po natin yan. Kaya lang, siyempre, yung mga producer, ayaw nila yan. Kasi president ka. So, ang gagawin mo, hihiwalay mo, ikaw na lang ang gagawa. Diba? Bibigay mo sa crew yung pera nila. Eh, kailangan, pagka nanalo na tayong dalawa, kailangan yan, batas. Diba? Halimbawa lang, ito lang yung mga nasa isip ko. Metro Manila Film Festival, ang nakikinabang dyan, ba't hindi mga artista? May nagkakasakit na reporter, artista, lahat. Kailangan mo mapanood sa TV, nagmamakaawa. Minsan, yung kuha pa, nawawala ng dignidad yung artista. Minsan, napikon ako dyan minsan, si Tats, si Dick Israel. Alam mo naman si Tats, isa yan sa pinakamapormang artista na nakilala ko. Makukuna mo, nakabrip. Kaka-ganon, medyo... Come on, di ba? Gusto natin siyang matandaan as si Tats na boyfriend ni Tetchy Agbayani, di ba? Napikon ako doon. Magmula noon, nag-isip na talaga ako, kailangan ang bigyan ng halaga, lalo na tayong mga artista na laki ng tax natin, healthcare. Kailangan tayo rewardan yan. Totoo. We deserved it. Ako, hindi na ako hihingi niyan, di ba? Yung mga ibang artista din. Na. Pero yung maliliit naman, di ba? Although kailangan natin, pero magwe-wave ka na. Pwede ka naman mag-wave, di ba? Pwede ka nang, ako, definitely, magwe-wave ako, di ba? Bigay na lang natin sa ganitong mga tao lang. Pero dapat hindi nagmamakawa ang artista. Lalo na yung matatanda na. Oo, no? Come on, di ba? Ang laki po ng tax namin. Ang dami nating tax. Tayo mismo, may tax na. Pag nagpalabas tayo ng pelikula, may amusement tax pa, kung ano-anong tax pa. Hindi natin deserve. So, pagdating mo sa Senate, Robin, you'll make sure na... Oh, yes. Ay. Ipaglalaban natin yan at botohan yan, eh. Oo. Di ba? Kailangan natin ipaliwanag yan sa mga kasama natin. Di ba? Ikaw sa konseho, ako sa Senado, na reward na namin yan sa sobrang... At saka nagdadala naman tayo ng pride din sa bayan, di ba? Oh, napakalaki. Isipin mo yan. Ako, masyado akong sampalataya sa ating mga Olympian. Na pag nananalo, binibigyan. Dapat lang. Oh, pero dapat naman pati sa artista. Pag nananalo ng best actor o best director. Senator, baka naman pwedeng ano, i-ano mo yan. Para naman may makuha kami. Di ba? Di ba? Pare-pareho lang naman yan. Ano ba pinagkaiba ng talent? Talent mo yan sa pagtakbo. Talent mo yan sa boxing. Talent mo yan sa weightlifting. Eh, talent naman sa pag artista to. Hindi ko naisip we are na. All giving honor to this country. So, and pride. Right. Dapat yun yung mga ano natin. You know? Kailangan equal. Pag sana sinabing talent, huwag tayong mag-discriminate. Oo. Tama, no? Sana nga, pag ano doon ko na sa Senate, kung mo rin kalimutan yung industry natin. Kasi ang daming talagang umaasa sa'yo na sa pagtakbo mo, ikaw na yung maging sagot. Although, wala naman against dun sa mga ibang artista na naging senator natin ngayon. But pero ikaw mas magbibigay ng chance. Diba? Wala naman tayo. So, believe tayo sa kanila lahat. Ang nakakalungkot lang kasi noon, kulang sila eh. Correct. Wala silang quorum. Yes. Pag ngayon, nanalo tong mga artista na to, kami, halimbawa, pinagpala kami ng Panginoon Diyos, ang dami na namin. Oh. Pwede nga kami expendable dun eh. Sa totoo, pagka wala pa kaming nagawa, nakakaya, puro action star pa kami. Oo, tama. Diba? Sino ba mananalo ng suntukan sa amin to? Kung suntukan lang, diba? Hindi, yun nga. Biruan lang to. Pero may sense yung sinasabi ko. Totoo naman. Kung sa patapangan lang,
Sino naman ang uubra sa atin doon para hindi natin maipasa yan? At saka ikaw, you're very vocal eh. Wala ka rin kinakatakutan kapag tama at yung prinsipyo mo pinaglalaban mo at para sa tao. We need something wala like pang pinapanganak, ma'am, na diba? Nakakatakutan natin, ma'am. Ito, even si Marielle. Ah, iba yun. Baka ma-outside di pa lang po tayo. Hindi pwede. Correct. Oo, pwede siya. Oo, takot ako ma'am. Oo, diba? Hindi naman papayag din si Marielle na hindi ka gagawa na mabuti sa Senado. At saka your track record would speak for itself talaga, Robin. I think this is the right time na for you to be in public service. Kasi nasa pandemya tayo, tas ang daming mga tao na sa artista na wala ng trabaho, walang healthcare. Ang ganda ng ano platform. Yes, ma'am, healthcare sweldo. Kasi ang sabi nila sa akin, yung nilalaban namin yung oras ng trabaho. Sabi ko, alam nyo sa crew, tandaan nyo to ha, hindi problema ang oras ng trabaho. Ang problema dito, sweldo. Sweldo. Dapat siyan, pag lumagpas yan dun sa prescribed time, correct, may overtime yan. Correct. Magre-reklamo ba? Walang tao magre-reklamo kung may overtime. Kasi kinu-question nila ako dyan dati, kasama natin si Ma'am Dino sa paglakad namin ng working hour. Kasi yun ang sinabi ko. Hindi ka natatakot, Robin, na magiging kaaway mo naman doon sa mga big productions? Ang magiging kaaway ko rito, malaking artista. Kasi kukunin natin yun sa mga malalaking artista, hindi naman sa production. Kasi sobra ang binabayad sa malaking artista. Alam natin yan, ma'am. Labot natin yun. Diba? Million-million sa amin eh. Mas mababalik taon mo, yung crew, yun lang ang binayad. Hindi. Dapat ang magsasakripisyo dito, malaking artista. For example lang, halimbawa, ito naman, totoo naman to. Kasi ako, experience ko yun. Pag click ang teleserye mo, ang dami mong ano, endorsement. Totoo naman. Diba? Ikaw ba, ang tanong ko doon sa mga kapwa ko artista, nag-click ba yung teleserye mo kung hindi dahil sa mga kasama mo? Ay, totoo naman. Hindi naman po pwedeng mag-isa ka lang yan. Oo, teamwork diba? Yan eh. Eh kung walang cameraman, walang audio man, walang stuntman, diba? Yun lang yung sinasabi ko. Dapat automatic, nagbibigay ka ng share. Correct. Ang nangyayari kasi sa atin, di ba magpapaikot pa ng yellow paper? Oo, totoo. Nawawalan ng dignidad yung tao. Totoo, nahihiya ako, nakaganin yung tao sa isang tabi, nangihingi ng pera. Wow, come on, wag. Hindi natin dapat ginagawa yun. Naiyak ako, sorry ha. Okay lang. Hindi natin dapat ginagawa sa kapwa natin. Lalo sa kapwa natin na nagtatrabaho sa showbiz. Robin, bakit kailangan kang iboto ng tao sa Senado? Sa tingin mo? Boses niyo ako. Itong lakas ng boses ko na to, eh maririnig niyo to sa apat na sulok ng Senado. At maniwala po kayo sa akin, naranasan ko na po lahat ng sarap sa buhay na to. At wala akong ipaglalaban dyan kundi yung magiging kaginhawaan ng buhay ninyo. Hindi ko naman pinapangako po sa inyo na maging mayaman tayo lahat. Hindi po. Marinig lang dyan sa apat na sulok na yan ang pangangailangan ninyo. Ang dami po dyan pinag-uusapan, napakadaming pinag-uusapan, kahit kailan di pinag-uusapan ng pagbaba ng kuryente, pagbaba ng tubig, pagtaas ng sweldo ninyo, paano pabahay ninyo. Eh hindi ko po malaman kung bakit. Kasi kung meron tayo dapat unang hinaharap, yung basic needs ng tao. Bago natin pag-usapan ang iba, pinag-usapan na natin lahat dyan po sa Senado, interest nino ng malalaking negosyo. Eh, hindi naman po natin sila kakalabanin dahil kailangan natin sila. Pero isipin naman po natin yung sweldo ng mga tao. Yun naman, ako po, hindi ko naman to karir. Tandaan po ninyo, mga mahal kong kababayan, hindi ko karir to. Nagsawa na lang ako dahil hindi naman masama tumulong, di ba? Masarap tumulong. Yeah. Pero nag-aantay tayo lagi ng kailan kaya magkakaroon ng pagbabago. Pag nagsawa ka na, kakaantay ng pagbabago, mawawalan ka na ng choice eh, kundi pumasok ka na. Para malaman mo din, bakit ba hindi nagkakaroon ng pagbabago? At sasabihin ko po sa inyo kung bakit. Hindi po ako magsisinungaling. Wala man akong tayo, wala man tayong network o ano. Pero nandyan ang Facebook. Ilalive ko sila araw-araw. At so, hindi ako magiging bingi at pipi dyan. Are we gonna expect a Robin na talagang who's going to be transparent in everything that you yes, do, ma'am, when you go to Senate? Everything. Talaga. Yun ang pinag-uusapan namin. Eh. Gusto ko tuwing matatapos ang session, pag-uusapan yan sa live. Yan ang maganda eh, sa atin ngayon. Eh. Hindi mo na kailangan ng kahit na sino. Gusto ko lahat ng pinag-uusapan, report ka sa tao. Matatapos ang araw na yon, mag-report ka sa tao kung anong pinag-usapan. At Tagalog, huwag tayo magpapagalingan ng English dyan. Kasi yung sinasabi nila eh, paano yan, Englishan dyan? Ba't naman ako mag-a-adjust dyan? Diba sila, mag-adjust sa akin. Hindi naman nasusukat ang pagiging magaling ng isang tao sa pagtulong sa pagiging magaling sa ano English. Nandito yan. Well, diba? Our culture is, ano, grabe na English eh.
Marami naman paraan, di ba? Para pag gusto mong knowing you, pag nandiyan ka na sa Senate, pupukpukin mo yan, as in tututukan mo yan. Kasi ikaw, pag pinapasok mo, you make sure you excel it. Yes, ma'am. Kaya ako, sigurado ako, you'll do good, Robin. So good luck, and I wish you all the best, Robin. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And I know you will win. We will support you all the way ako sa industriya natin, Robin. Kahit hindi kita nakatrabaho, I always have good words for you, even you ask Mariel. Kasi si Mariel yung wife mo, kaibigan ko. And we wish you all the best talaga. I will be praying for you. Di naman naman nagdala pa ako ng import yung vice governor. Oo nga, oo nga. Oo. Wala sabi na ko akong... talaga, tulungan ka. Oo, oo eh. Ano? Di ba, Miss Betchay? Double good news eh. Yes. Bago tayo paalan, Robin, ha? May mag-truth or dare lang tayo. Ah, para, yes, ano ma'am. Naman, ha? Sige, para ma'am. Something light naman, ha? Alam ko mahilig ka sa katotohanan, pero nasa sa'yo kung gusto mo mapahamak ngayong araw. So, may mga tanong ako sa'yo. Pag hindi mo siya kayang isagot, magde-dare ka. Okay, ma'am. Pero pagka gusto mo siya sagutin, eh, pawang katotohanan dahil kilala ka namin sa pagiging oh, yes, ma'am. Outspoken, ha? Yes, at di tayo nagsinungaling, ha? Oo, di ba? Sa mga pag-ibig lang. Pero ngayon, hindi ka na pwede magsinungaling kay Mariel, di ba? Faithful ka. Oo, sobra. Totoo ba? Oo naman. Truth or dare yan? Truth. Ah! Okay. Yung pa, malolo ko. Oh, tapang nun. Yari ka doon kay ganda. Gandang tapo kay Mariel. Akala lang ng ibang ano yun, matapang yun. Okay, first question. Sa lahat ng movies na nagawa mo, ano yung pinakaayaw mo? Truth or dare? Ah, pinakaayaw kong nagawa? Patay tayo dyan. Di ba kaya hantingin ako nung... Truth or dare? Yung mo yung movie? Bakit? Yung director, yung producer nun, niloko ko. Ay, ang bad naman yun. Batuhin natin, charit. Okay, sinagot niya. Sorry. Robin, sino kumakalabit? Ikaw o si Mariel? Truth or dare? My goodness gracious. Ikaw? Oh, it's a tie. It's a tie. It's a tie. It's a tie. It's a truth. Tatanungin ko sana, depende, umaga ba yan o gabi? Pag umaga, ako. Pag gabi siya. Okay. Meron na bang celebrity na may utang sa'yo? Oh, marami. Totoo. Pwede ka pangalan, truth or dare? Dare na lang. Mag-dare ka. Dare na lang, dare na lang. Sige, ha? Mag-ano ka, pili ka dyan sa dare. Anong gusto mo dyan? Gusto mo to? Sige. Oh, yan. Kakanta. Ayun, okay. Pwede ba? Sample. Buo? Ba? Hindi. Chorus lang. Ah, okay. Kailangan yung... Makapagbagdag. Iniisip po lang yung lyrics eh. Teka, ano na nga ba lyrics nun? Anong title? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Di ba yun yun? Hindi ko alam. Sorry. Ano sunod dun? Di ba? Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa ilalim ng buwan. Thank you. Robin, eto, last question. Truth or dare? Sino sa mga tingin mong artistang tumatakbo na senador ngayon ang dapat maungusan? Artista? Dare na lang. Pili ka dyan. Dance! Yan. Dance. Sige. Gusto mo ba yung butterfly? What? Paano yun? Paano yun? Paano yun? Sa tito. Sige, para alam natin. Yung ano? Paano? Yung paro-paro. Lahat kasi yan ang ginagawa ngayon. Okay. Paro-parong ang bukid ba yun? Ayan. Lay, butterfly. The soon-to-be Senator Robin Padilla! Yes! Thank you!